good morning, good afternoon, good evening to each and everyone. San man kayo naroroon. Yes po, nandito na naman tayo sa aking channel. Yes! Welcome back po at nagbabalik ang inyong kakwentuhan. Yes mga besh! Good morning, good afternoon, and good evening! Yes po, kailangan positive po tayo. So, whatever happened, kailangan po positive lang po tayo sa ating mga pananaw sa buhay. Yes. So, stay happy and always wear your smile. The perfect smile on your face. Yes. Kasi po, yung po yung ang paglagi po tayong nakangiti, syempre. Pampabata na rin yun. So, tingin ko, baby face pa rin tayo at the age of 38. Joke lang. Pero kailangan na talaga natin ng ngumiti palagi. So, we should always wear a smile on our face. The perfect smile. Yes. So, ito na nga po. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang kakaibang nangyayari sa ating YouTube channel. Yes po, mga iba't ibang nangyayari sa ating YouTube channel. So, pero bago po yan, kung bago lang po kayo sa aking channel, yes, please hit the subscribe button and also the notification bell icon para naman updated ka sa ating mga susunod na kwentuhan. So, yes po, so ito na nga, yes. Start na po tayo. So, ang ating topic for today is bakit nababawasan ang revenue ng isang monetized YouTube channel? So, ayun po. O, diba? Parang may kakaiba. So, bakit nababawasan? Instead na madagdagan siya, so, nababawasan siya. Siguro, naranasan niyo to. Kasi, naranasan ko din to. So, naranasan to ng isa kong kasamahan dito na si Silaw Vlog. So, minsan kasi yung revenue natin is bumababa po siya. Yung estimated revenue natin. So, let's say meron na tayong $6. So, maya-maya in the afternoon, tinignan natin is bumaba siya. So, bakit? Bakit siya bumababa, di ba? So, napapaisip tayo kasi, syempre, instead na tumaas yung ating revenue is nababawasan po ito. So, anong-ano nga po yung mga kadahilanan? So, dito, tutok lang ha. Tutok lang sa aking channel. Tutok lang at huwag kang bibitaw. At ating tutuklasin kung ano yung mga dahilan ng pagbawas ng ating revenue sa ating channel. So, ito na nga po. So, umpisahan na natin. So, siguro inip ka na, no? Kasi, syempre, so, ang gusto natin is tumaas yung revenue, hindi po magbawas. So, ito na nga po. So, this is the first things that we should avoid. We should be avoided. So, diba? Kasi isa ito sa dahilan kung bakit bumabagsak ang ating revenue. So, unang-una po is viewing your own video. So, syempre, so, bago pa man natin, nung ma-monetize tayo, kung binasa natin ang ating mga condition, terms and condition, at yes, napapaloob po dun is yung bawal po yung pag-review ng ating sariling video. So, bakit po? Pinagbabawal po yun ni YT. So, bakit kailangan natin i-view pa ang sarili nating video, di ba? So, kasi, syempre, pa YouTube, once na nakita niya na binibiyo mo yung video mo, yung sariling mong video in your own channel, so, syempre, na-detect po yan ng system. Kasi po, syempre, yung system natin is napakatalino po ng system natin. So, ganun po yun. So, iwasan po natin mag-view ng sarili nating video. Ayun po ah. So, don't forget to avoid. You should avoid viewing your own video in your channel. So, the second one po ay kailangan po natin i-avoid ang pag-play ng mga playlist.
kasi isa din po yun sa pinagbabawal ni YouTube, yung parang makakuha ka ng mga views or ng hours. Okay, so nag-play ka ng playlist mo, so bawal din po yun. So isa din po yun sa dahilan ng pagbagsak ng ating revenue. So ang pangatlo po ay ang pag-click natin ng video sa isang IP address. So let's say may cellphone tayo na isa, kahit iba pang let's say may cellphone tayong iba katulad nito, may cellphone po isa, so may IP address po yan. So halimbawa kahit naka-log out yung original YouTube natin na i-sign in natin dito, mag-sign in tayo ng iba, same pa rin yung magiging IP address noon. So iwasan din po natin yung mag-replay ng ating mga video on same IP address. So ayun po, so iwasan po natin yun kasi isa din po yung sila ng pag-contact ng ating revenue. So kung gagamit tayo ng mag-replay tayo sa isang cellphone kahit iba yung ating gagamitin YouTube channel, so mas maiging gumamit po tayo ng VPN. Ayun po, tip lang po yun, gumamit tayo ng VPN para ma-change niya yung ating location at IP address. So ayun po, so iwasan po natin yung tatlong bagay na yon, yung pag-view ng sarili nating video, pag-play ng ating mga playlist, at pag-click ng ating mga video sa isang IP address. So yun po yung mga dahilan. So iilan lang sa mga dahilan ng pagbaba ng ating revenue sa YouTube. So bakit? Kasi po si bago po i-transfer yung ating revenue sa ating AdSense, binavalidate po yan ni AdSense at ni YouTube. Dumadaan din po yan sa validation. So ayun po. So dahil po every 12th day of the month, doon po nagka-transfer ng revenue si YouTube sa ating AdSense. So every 12th day of the month, titingnan po natin yung ating mga AdSense kung magkano yung na-transfer doon na ating revenue. Yung na-transfer po din na revenue is yan po yung resulta ng pagbabalidate ni YouTube at ni AdSense. So ayun po. So ayun po yung mga bagay na aking na-research kung bakit bumababa ang ating revenue. So ayun po guys ha. So don't forget. So don't forget po yung three things po na yon para maiwasan natin ang revenue, ano ba tawag doon? Pagbaba ng revenue na lang para mas madali. Sige po. So sana may natutunan kayo at may apply nyo rin ito sa inyong mga YouTube channel. So sige po. So syempre ang kailangan natin ay kumita, hindi po malugi. O diba? Instead na dumagdag is nababawasan. So reminder lang po, let's avoid those three things. Yes po. So thank you so much po at sana ay may natutunan kayo sa aking videos. So have a nice day everyone and bye-bye!